Alright, so guys, good morning. This is Bhart and welcome back to my channel. So guys, for today's video, I would love to share with you guys. I know there's a lot of you na alam na to and well, gusto ko lang talaga siyang i-upload sa channel guys and para meron naman tayong magiging content and of course, first time ko siyang matry nung November 1, 2022, this year lang. Bali, gusto ko lang siyang i-upload para may ma-share din ako sa inyo guys. Bali, yung topic na to guys ay ito yung parang paano ma-trace yung mga naburang mga messages sa messenger, yung mga secret conversation included na dito. So, I would have to show you the screen guys kung paano siya gawin. So, bali, pwedeng gawin to sa cellphone and pwede nyo ring gawin sa desktop or sa laptop. So, make sure lang guys na may yung phone nyo or yung desktop ay pwede siya sa HTML kasi yung file HTML siya and hindi mo siya makikita sa phone pag wala kang HTML na viewer. So, after this one guys, I will have to share with you the screen kung paano ko siya ginawa. So, sana mapanood nyo guys. So, let's start. Guys, of course, yung i-access niyo yung account ng partner niyo kasi, di ba, yun naman talaga yung i-check niyo. Bali, ito guys, yung account nung partner ko naman. As you can see guys, naka-login na siya. So, dito sa may bandang kanan sa taas dito, nakikita niyo. Yan, may drop down dito. Tapos, settings in privacy. Tapos, settings. So, wait lang natin. Medyo naglo-load pa. So, sa after na to guys, dito sa may bandang kaliwa, may privacy na nakalagay. Click nyo lang yan. Tapos, your Facebook information. Ito sa baba. Click nyo lang. And right after guys, dito naman, hanapin nyo yung download profile information, which is ito yun guys. Tapos click nyo yung view dito sa may kanan. View. And also guys, bago tayo mag-download guys, kung napapansin nyo dito sa may kaliwa, may nakalagay dito na you can download a copy. Yan, mga ganyan information at any time. Kaso lang may option daw na you can just view the document. Or kung ano man yung gusto mong buksan without downloading it, ito nakalagay sa baba. So if you'd like to view your information without downloading it, you can access your information. Parang ganun, parang basahin mo lang siya. So for the sake of this tutorial guys, hindi ko siya gagawin. Bali yung gagawin natin, i-download talaga natin yung file nung sa messenger. And bago nga pala tayo mag-start mag-download guys, ito may range, tapos yung format niya naka-HTML. So if you are using your phone, dapat may HTML viewer yung phone nyo kasi din yun rin mabubuksan yung file. Tapos itong media quality high, hayaan nyo lang siya naka-high. And date range naman guys, kung gusto nyo, nasa sa inyo guys kung pakiramdam nyo kung kailan nag-start, nagloko yung partner nyo. Just kidding guys. So yung pipiliin ko lang dito guys, yung itong last 3 months. Kasi tutorial lang naman to guys. Pero kung gusto nyo ng the entire, kung pakiramdam nyo simula nung nagsama kayo nung ano nyo, nagloko na yung partner nyo, piliin nyo itong all time. Pero pipiliin ko dito guys, yung 3 months lang para mabilis lang yung download natin. Para sa tutorial lang naman talaga yung ginagawa natin sa ngayon. So as you can see guys, marami siyang pagpipilian dito. Kunyaring gusto mong hanapin yung mga messages, yan yung mga post, page and profiles, mga ganyan. Facebook gaming, kung may mga ganyan. Tapos yung payments, yung pinagbabayan tayo online gamit yung Facebook, yung mga stories, ganyan, reaction. Itong comments and reaction guys, ito yung parang kunyari may pinasok siyang account or kahit na anong post na nagko-comment siya or nagla-like, makikita nyo rin dito, matitrace nyo rin siya. Yan, mga reels, ganyan, groups na sinalihan niya. So, sa tutorial na to guys,
Since yung topic natin ay paano mo mabuksan yung mga messages including the secret conversation, i-deselect ko lang muna tong mga naka-check dito sa may kanan. Deselect ko lang. Pipili lang ako dito ng messages. So kung napapansin nyo guys, yung messages may nakalagay, messages you've exchanged with other people on Messenger. So purely sa Messenger lang to guys, including yung mga nabuburang secret conversation. So i-check nyo lang siya. Tapos pagka-check nyo ng ganyan, siguraduhin yung naka-HTML format, naka-range yung date na gusto nyo. Tapos request download. Click nyo yung request download dito sa taas. And kung ayaw, meron din dito sa may baba. Yan, request download yan. Start your download. Yan, ito. Yan, downloading na yun guys. So may nagpa-pop up dito kung napapansin nyo. Your Facebook information is downloading, parang ganun. So antayin nyo lang guys. May magno-notify naman yan dito sa notification na complete na yung download. Or balik lang kayo sa taas. Yan, kung napapansin nyo dito guys, available files, kung nag-try ka nang mag-download dati, ito yung mga date kasi nag-try ako nung November 5, nag-try ako. And also, ngayon lang, November 5 din to, na hindi ko na ituloy. Tapos, yung ngayon, ito yung naka-pending, ito yung ginagawa natin. So, still downloading, kaya pending yung nakalagay. Tapos, pag halimbawa, complete na yan guys, download na rin yung nakalagay, parang ganito. So, wait lang natin. Ayan guys. So, after makapag-download, download na talaga nakalagay pag complete na yung ni-request natin. Kasi kanina, yung pin-request for download, so, i-gather niya lahat ng information sa date na range na pinili mo, tapos click mo yung download. So, click natin yung download. Again guys, as what I've mentioned earlier, bukod dito sa download na palatandaan na complete na, minsan may notification dito nakalagay sa account na yung parang your download information is complete. So, parang ina-alert ka nila na okay na, pwede nang i-download. So, click natin yung download. Tapos, syempre guys, kailangan mo ng password. Kaya, as what I've mentioned din kanina na need mo talagang alam yung access ng partner mo or kung sinong taong gusto mong i-check. So, lagyan lang natin ng password. Tapos guys, after mong ma-enter yung password, may mag-pop up ng ganito, download file. So, syempre pag PC yung gamit nyo, sa PC mapupunta, it's either naka-zip files, tulad nung sa akin, naka-zip to pag na-download. And kung sa phone naman, kung may HTML viewer kayo, doon nyo sa bubuksan. So, click ko lang yung confirm. Tapos may lalabas yan dito sa may baba na na-download yung file. Maya-maya. Yan. Yan guys. So, nagda-download na siya. So, naka-zip. Naka-zip yung file. So, pag binuksan mo siya mamaya per messages, naka dapat i-extract mo muna bago makita yung mga messages. Yan. Tapos na guys. Tapos dito sa arrow up. Click nyo lang arrow up tapos show in folder para mapunta ka diretso doon sa folder nung na-download mo na.
messages. So since na tutorial lang to guys, pipiliin ko dito yung sarili ko ito para maipakita ko sa inyo pag clinic kung paano magbukas. Yan guys, itong bagong message lang to November 5. Napapansin niyo yan, scroll down niyo lang. Nandito yung lahat, pati yung mga screenshots, mga picture, ganyan. Yan, nandito. So, scroll down ko lang guys. Yan. Yung date nitong sa baba, para yan, November 3, 2002. Tapos nandito yung mga screenshots ng mga GCash. Tapos ang conversation ulit ng October 30. Yan, hanggat sa pababa ng pababa, tingnan nyo lang siya isa-isa kung may hinahanap kayong mga message na ganyan. So far guys, yun lang muna sa ngayon. And if you have questions or any clarifications na hindi masyadong malinaw sa tutorial na to guys, just drop down your comment and we'll have to respond sa para naman maliwanagan kayo. And so sana nakatulong guys, and if you're still watching up until this time, this is Bhart and I hope you can consider subscribing, and please don't forget to like, share this video guys. Thank you. Alright, so guys, that's all about it for this video guys. Sabi nga nila guys, importante pa rin daw yung trust sa relasyon. Kaso lang, kung may mga ano kasi tayo, mga unusual things na napapansin sa mga partner natin, so ayaw nating i-confront kaagad yung partner natin. Gusto nating gumagawa tayo ng mga sarili nating paraan, so bago natin kumprontahin, kasi mahirap naman, di ba? Wala tayong parang proof na tama yung nasa isip natin. Pero guys, so I hope na you are one of those person na nanonood ngayon na hindi ganon yung issue. So this is just really a basic tutorial guys, so just in case may mga unusual and gusto nilang tingnan sa mga messenger, and gusto nyong itrace kung sino yung mga previous na nakakausap. So again guys, this is Bhart, and if you are just new here and if you think that this video helps you in a little way guys, please consider subscribing guys. Pakishare na rin yung video guys. So thank you guys for watching, and I will have to see you on my next video.